Home service ngayon si Master Dots. Home service muna kami mga master dito. Okay, Dots. Chiller po yung i-check natin dito mga master, upright. Isang buwan na daw hindi masyado, ay hindi na daw nila nagamit dahil hindi na daw lumalamig. So titignan natin ngayon mga master. Shout out muna tayo mga master. Kinausap muna namin yung manager. So nandito banda yung chiller, kakausapin lang daw yung parang in charge nila dito. Address ulit. So nandito na daw yung chiller, nakatago dahil hindi na nila nagamit ng mahigit isang buwan. So doon lang nila sinasaksak mga master, wala namang saksakan dito, ilain lang muna natin ng kunti, meron naman silang mahabang extension wire daw bago natin dadalhin sa shop kung anong sitwasyon nito. Titingnan muna natin. Na-repair na pala ito mga master, oh, tingnan nyo. Mayroon ng sign na nilagyan ng epoxy. May saksakan na, hindi wala. Sulay mo na to? May extension dyan. Ha? Ako mahawal dito. So yun yung pinaka basic step natin mga master. Bago natin pandarin, check muna natin ang multi-tester. Kukunan natin ang resistance. So mayroon na pala siyang sign talaga kahit yung wiring nasa likuran. Mayroong sign na naputol, mamaya titingnan natin ito. Kukunan muna natin ang resistance bago natin pandarin yung unit. Tasang kalintura. Okay. May resistance, ground. Balin siya tadi dito kung may saksak ka na andre. Mga sa extension? Check muna namin, na-repair na. Na-repair na pala ng ibang technician. Abot. Oh! Last one. Yeah, again. Okay na? Saksak kayo daw? Thank you.
kailangan. Baba. Ganina taas kayo ito. Ayaw buka yung chinilas. Master, ito na po yung chiller kanina na chinik namin sa shop. Ah, sa shop, sorry, sa tindahan ito. Kita nyo. Na-repair na po yan ng ibang technician. Yan o. Nung pinaandar namin ito kanina, pero hinawakan ko po yung tube niya, wala po yung kahit kunting init yung sa high side. So nagtataka naman tayo, biglang nag-high amper tapos nawawala. Hindi naman nag-high amper ulit nung pinandar natin, pero na-repair na po ang unit, mga master. Tingnan nyo, na-repair na po ng ibang technician. So ganito sana yung gagawin ko sana dyan, yung isa o yan. Pero nag-design yung may-ari, medyo may kaya naman, bibili na lang daw ng bago kaysa ipare-recovery nila ang buong evaporator. So baka magaya nito daw. So talagang pag ma-repair na, hindi man naman natin masasabing hanggang kailan pa yung lifespan niya. Dahil halimbawa kung mapalitan mo din ito ng copper tube ng evaporator, siyempre i-re-recovery mo, copper yung ipapalit mo dyan. Yung condenser naman, kasi kagaya nito, hindi naman napalitan, bakal pa rin yan. Yan o. O wala, diba? So ito, tingnan nyo, bakal pa rin yan. Pero ngayon, na-check natin kanina ito, hindi siya nag-high ampere. Yung reading ng ampere, yung sa gauge niya, sa clamp, sobrang baba. Gagawin natin ngayon, puputulin muna natin ito. Titingnan natin kung may laman, tapos lalagyan natin ng gauge. Kung walang laman, ililigtis muna natin dahil na-repair na ito yung unit. So, tanggalin muna natin, Master Dodge. Bis nga sa ano, lungnos, kundi plier. Plier lang muna. Putulin muna natin to. Titingnan muna natin kung dahil na-repair na, pininch off na, mga Master. Pininch off na. Putulin na lang muna natin. Ilayo ko lang muna kunti yung mobile ko, baka matsambahan pa ng creon o kung mayroon man uuwil. Delikado na, sayang. Yan, kita ba? Sinsya na medyo hindi kasi klaro. Yan. So putulin muna natin ito, mga master. Yan o. Mayroon siyang mayroon pang freon, no? Refrigerant. Narinig nyo? Mayroon pa o. So mayroon ulit siyang refrigerant o freon. Pero yung unang pinaandar natin kanina, nag-high ampere. Tapos nung pangalawa,
ano, hindi na umabot ng 1 ito. Ito yung specs niyo. 1.2. Pero kanina ang lumabas 0.66 lang. Pero may refrigerant pa siya, ha. Ang gagawin natin ngayon, dahil may refrigerant siya, matagal na daw itong nakatambay, mga 2 linggo doon, so isang buwan, no? Magbago lang daw. So, meaning, wala po siyang leaking. Dahil may refrigerant pa siya, matagal na siyang nakatambay. Dahil ang refrigerant ng RAPE air compressor, kunting-kunti lang yan, ikumpara mo sa aircon, ilang PSI lang yan. Kung may leaking yan, kahit gano'n pa yan kaliit, isang linggo niyan o kahit 2 araw, hindi mo na talaga mararamdaman na iinit dito, pati dito sa malapit sa compressor, kahit hawakan mo dito, wala nang init yan kahit 2 araw pa yan. So mayroon siyang refrigerant, pero na-repair na siya. Titingnan na lang natin, puputulin muna natin dito yung ito, yung suction line. Ito. Wala na eh. Kinundim na nila. Parang may kinundim sila. Ito. Iwan ko kung ano to. Mamaya check natin yan. Puputulin na lang muna natin to, mga master. Titingnan natin kung gagana pa yung suction niya. Dudes, please, mga master. Yung ano, tube cutter. Putulin na muna natin dito. Papanda rin natin kung okay pa ba yung pumping ng high side niya. Dito natin malalaman kagaya ng ginawa natin nung mga ilang araw. So hindi ko lang na anuhan yun ng video. Naputol yata eh nung pag check ko dito kung okay pa ba yung compressor. Nasa bulsa. Sa bulsa dito sa harap. Dito. So puputulin na lang muna natin to, mga master. Dali lang. Ito, mga master. Puputulin muna natin dito yung suction line. Dito na portion. Para pag mag-repair tayo mamaya, medyo madali lang. Dahil naka-straight lang siya. So, putulin muna natin. Tapos try nating pandarin yung unit na nakabukas to. Tapos yung suction line ito, pipigilan natin. Kung kaya nating pigilan, meaning wala na. Dahil nung chinik natin kanina, mga master, nung unang andar niya, nag-high-ampere siya eh, tapos namatay. Biglang nagtitrip off. So ngayon naman, anong pangalawang bisis, pinaandar natin, wala na, hindi na nag-high-ampere. Yan o, nakakabit yung gauge. Tapos dito, hawakan natin. So, try mo, Master Dodge. Saksak, no? Yan o. Mandar ulit, no? Hindi na nag-high-ampere. So, wala namang ground yung unit. Hawakan natin dito, ha? Yan o, mayroon siya. Mayroong pressure. Mabasa, Dodge. Palayo. Yan, mga Master. Meron siyang pressure. Sabi ko lang yung cellphone dito, baka mabasa. Hindi ko mapigilan, Master Way. Pag hindi mo mapigilan, bibitawan mo na yan. So okay pa po yung compressor. So good pa po. Kailangan lang palitan natin ito ng refrigerant dahil may pressure pa kanina. So, ganun na, mga master. Yan o. Ulit ha. Hindi namatay yung compressor. So, tanggalin muna natin. So, meaning, mga master, okay pa yung compressor niya. Yung motor niya, okay pa. Tumutulo siya taas. Natulungan yung kamay ko. Okay pa yung compressor niya. Ang gagawin natin ito, i-re-reprocess lang natin ito. Dahil medyo matagal-tagal siyang nakatambay, nung pinutol natin kanina yung access valve dito pinutol natin, may pressure pa, may freon pa, sobrang dami, may refrigerant.
So meaning wala pong leaking ang unit. Kailangan lang natin siyang i-reprocess. So may pressure pa. Ang gagawin natin dito, ibabacuum lang natin ito ng matagal. Okay? Okay naman daw ito nung ni-repair, mga ilang years nila nagamit, mga sobra isang taon yata o dalawa. Sabi nung may-ari doon sa tindahan, yung parang cashier. So, ngayon, okay yung unit mga master. Nawala, hindi yun siya nag-stack up. Hindi stack up ang compressor, hindi nag-high ampere. So, okay po yan. Pero i-check din natin ito mamaya kung ano itong pinutol nila. Baka thermostat ito, wala ng thermostat. Titingnan na lang natin mamaya-maya. So, ganun. I-reprocess na lang muna namin ito. Lagyan natin ang access valve, ibabacuum natin ng matagal, idudugtong natin ito. Ito, idudugtong natin. Hindi naman nag-i-ampere. Nawala na yung i-ampere niya. Kanina lang yata parang nanibago dahil matagal siyang hindi nakaandar. So, papaandarin na lang natin ito mamaya after natin mahinang itong mga pinutol natin. So, standby lang. Sinig ko muna yung connection mga master. Oh. Ito, may pinutol sila. Oh. Chinig ko bago natin naayusin yan. So naglagay pala sila ng panibagong connection yata, baka natamaan yung wire dahil ni-recoil na nila ito. Na-repair na ng ibang technician, hindi ko pa na-repair ito eh, bagong customer lang yan. So ganyan ito, na-repair na nila, may mga marking na, diba? Kita mo yan. So okay naman pala yung wire, parang binago lang nila yata yon. Dinugtong na lang nila dito, sinabay na lang. Dapat kasi iba yung connection ng itong thermostat pati ito. Pero yun, oh, may mga tape, no. Okay naman pala. So gagawin natin ngayon, ihihinang muna natin ito. Yun mga master, standby lang. Yan, lalagyan natin access valve. Pero tinanggal ko yung parang pinakakanyuto niya, oh. Ito, yung ihipan niya, para hindi masunog. Tapos dinugtong natin ito. Yan mga master. Tapos lalagyan natin ng clean sheet para hindi masunog yung mga parts na nasa likuran. Tapos i-check natin ng hiwagang salamin. Yan. Yan. So perfect po. Perfect na perfect. Lamigin muna natin konti itong access valve para lagyan natin ng gauge mamaya para pour vacuum. So standby lang muna sandali. So mga master, malamig na. Pwede na nating lagyan ng pihitan. Pihitan tawag ito sa Tagalog pala, dudes. Dilikan nyo ito. Pihitan o pito. O axis valve pin. Pareho lang yan. Ibabalik na natin para ibabacuum na natin mga master. Vacuum natin ng isang oras. Sadako. Yan, naka-vacuum na yan. Isang oras yan mga master. Isang oras yan mga master, ibabacuum natin 30 minutes patay, tapos 30 minutes ulit na naman para makarelax yung compressor, kasi pag isang oras sobrang haba. So 30 minutes natin ibacuum, stop muna, i-close natin gaya nung ginawa ko kahapon. So ano ko na lang yung link mamaya sa description kung yung ginawa natin yung isa, pare-pareho lang yata sila.
Pero chiller po ito. Ito yung isa refrigerator. Mamaya titingnan natin yung ginawa ko. Idadrop ko na lang yung link ko paano ko pinaprocess. So ito, naka-vacuum na. Standby lang tayo. Hintay natin ng mga 30 minutes. Tapos i-close natin. Mamaya 30 minutes ulit. Yan mga master. Tinapos ko yung 30 minutes kaninang nag-vacuum. Tapos kinlose ko. Close ko. Tapos tinanggal ko muna yung vacuum pump. Tapos pinaandar ulit ng 30 minutes. Pangalawa na po ito mga master. Medyo mataas kasi kung isang oras talaga yung i-video natin na magba-vacuum lang. Medyo maubos yata yung memory ng mobile ko. So nakadalawang beses na po ako nag-vacuum. After 30 minutes sinira ko. Pinaandar ko ulit. Binuksan ko na naman. So ngayon pangalawang beses na to. I-close na natin ito. Tapos kakargahan na natin ng refrigerant. Pangalawang beses ko na ito ng vacuum ng 30 minutes, 30 minutes mga master ha. Hindi ko na lang napakita kanina dahil sobrang haba na. Ayan. So, tinanggal na natin mga master. Ang gagawin natin ngayon is same process pa rin. Observe natin ng 30 minutes after mag-vacuum. Kahit naman sabihin natin na may refrigerant pero wala talagang leaking, observe na lang muna natin sandali. Habang bibili muna ako ng ulam pang pananghalian. Pero wala po talaga siyang leaking mga master dahil yun nga sabi ko mahigit na isang buwan yata, dalawang buwan itong nakatambay dahil hindi na lumalamig. Kahit pa yun microleak, kahit microleak yung sinasabi, dalawang araw, tatlong araw, wala na talaga, hindi na umaandar. Hindi na, wala ka na mapipil na lamig sa loob. Dalawang araw, tatlong araw, wala na yan. Pero ito, nakatambay siya ng sobra, isang buwan. Pero nung pinutol natin kanina dyan sa access valve, mayroon pa po siyang refrigerant. So, ganyan, kaya ganyan mga master, pag ma-determine mo na ganyan yung sistema. Ako kasi, pag mga ganun lang yung problema niyan, hindi naman ako nagpapalit ng filter, hindi ako nagpapalit ng compressor. Pag mga ganyan lang, hindi na ako nag-leak test, hindi na ako nagpa-flushing, hindi na ako nagpapalit ng filter dryer. Ang technique ko talaga yan mga master, isi-share ko lang sa inyo, iba-vacuum ko talaga ng isang oras o 45 minutes. Ganon, 45 minutes to isang oras, parang baliktad lang yata. So ganon lang yung technique ko, vacuum lang talaga yung pinaka-importante niyan. So standby lang tayo sandali, kakargahan natin to ng freon mamaya o refrigerant. So yan mga master, after 30 minutes, same pa rin yung reading ng yung binakyum natin. Dahil 100% naman wala siyang leaking, isang buwan nang nakatambay. Wala po siya kahit sabihin natin microleak yung sinasabi. Wala po. Lalagyan na lang natin ng access flow para kakargahan natin ng freon mamaya o refrigerant. So, pag magkarga ka, maglagay ng flow, dito nyo lang idaan sa hose. Tapos ilagay nyo dito sa neutral na hose. Ganyan. Marami din palang nagsasabi doon na paano daw maglagay ng flow. Saan ba daw pinapadaan sa hose? Neutral hose. Tapos ilagay nyo dito sa tangke. Pero yung gauge, naka-close pa yon dahil magpo-purging pa tayo after nating magbukas nito. So bubuksan natin yung tangke. Yan, nakabukas. Tapos magpo-purging tayo dito. Yan. So naka-purging na po mga master. Wala na pong hangin yan sa loob. Dahil naka-purging na yan. So nakabukas na yung tangke, naka-forging na tayo, pwede na nating lagyan ng initial charging. So kahit maglagay tayo ng initial charging na 40 PSI, pwede na yan. As long as na may makapasok na refrigerant o freon dun sa system para hindi masira yung compressor.
Yan. Close natin. So, may laman na po yan. Pwede na nating pandarin yung unit. Gagamit din ako ulit ng service plug ko para malagyan ko ng clamp. Tapos papaandarin natin. Mamonitor na lang natin dito sa gauge. Yan, bumaba na mga mastero. Yan. Babalik tarim ko muna ng camera ha. Yan. Umaandar na yung mga master. Nagbe-base na lang tayo dito ng sa base. Tapos dito din. Buksan natin dahan-dahan dahil bumaba pa yung reading. Yan. Nakabukas na po yan ng konti. Tapos magbibase tayo dito sa reading dahil yung reading niya is hanggang maabot ng 1.2 amperes. So yan mga master ha, ganyan ang gagawin nyo. Buksan nyo dahan-dahan, magbigla. Tapos dito din, mas maganda kasi kung may clamp para makita nyo agad. Tapos dun sa filter dryer, ahawakan nyo din yan. Yan, medyo mainit na. Pero hindi pa nakaabot na, hindi pa nakakyat yung reading nya. Sobrang baba pa. Ayan mga master ha. Umaakyat na dahan-dahan yung reading ng clamp. Tapos, imumonitor natin dito sa filter dryer. Hindi na ako nagpalit mga master, so idadrop ko na lang yung link yung mga ginagawa ko naman na walang din ako nagpapalit ng filter dryer. Sinik ko lang kanina yung compressor dito. Okay naman yung high side, yung buga niya. So walang problema yan. Mas maganda nga yung kung ganun yung gagawin, yung importante ibabakyum na lang ng isang oras. So mainit na po yan mga master. Umakyat na yung reading. Sinik ko na lang kanina yung compressor. Kung hindi mo mapipigilan yan, bumubuga yung pressure, okay pa. Pero kung mapigilan mo yan kahit 5 minuto, defective po ito. Pero nung chinik natin kanina, nung unang pinaandar natin, nag-high-amper siya. Dahil matagal siya nakatambay, parang naghahanap pa yan ng malakas na pressure dong relay at saka overload. Pero ngayon, pinaandar natin. Ilang minuto nang umaandar. Umakyat na yung reading niya. Medyo mainit na po mga master. Dahil na-recoil na ito, di ba? Sabi ko. Na trabaho na din ito ng ibang technician. Na-recoil na siya. So, yun. Medyo mainit-init na po yung filter dryer mga master. Huwag na muna natin isagad sa 1 ampere. Observe lang muna natin yan. Check natin dito. Kung okay na. Yan o, lumalamig na. Chiller lang po ito mga master ha. Yan o. Dito yan lalabas yung lamig. Dito tayo mag-base din. Mag-base din natin dito mga master. Kung sobrang init naman talaga, huwag nyo dyan paabuti na sobrang init. Kahit hindi pa yan nakaabot ng 1 ampere mahigit. Dahil na-repair na din ito. Ibibase nyo din dito. Pag sobrang init na talaga, hindi na din pwede yan. Masama na din yan. Pag sobrang init na yan, hindi na kasi makabuo ng lamig sa loob. Yung tama-tama lang yung tinatawag na lukewarm filter. Ito po yun. Tamang-tama lang. Yan, umakyat na, di ba? Yung reading ng gauge. Hindi kasi nakaabot sa zero ito, umangat ng konti. Tama na po yan. Dito. So, standby na lang tayo. Sandali mga master. I-update ko na lang kayo. Medyo mahaba-haba pong proseso pag magre-reprocess. Okay mga master. Kumuha muna ako dun sa yung plastic. Hindi po yan malamig yan. Hindi pa nag-moist.
bagong lagay ko lang. Nilagyan ko na siya ng thermostat kong ginagamit na medyo may kalumaan na pero gumagana pa rin. Yan, bumaba na. Para ma-monitor natin. Ilalagay ko dito mga master ha. Titingnan natin yung mamamaya kung mag-moist na yan. So standby lang tayo mga hanggang isang oras. Yan o, mag-umpisa na. Mag-moist na yan. So babalikan namin kayo mamaya mga master. Yan o, bumaba na nga. Standby lang tayo. Yan mga master. After namin kumain, titingnan natin yung chiller na ginawa ko. Malapit lang kasi yung bahay ko sa shop. Yan, babalik pa rin ko muna yung camera. So, ito na yung mga master. Kita natin ha. Yung karga niya. Nasa 9 yan. Pero yung gauge ko kasi hindi siya naka pag walang laman, hindi siya naka tutok talaga sa zero, parang umangat siya ng kunti, pero nasa 8 lang po yan, mahigit 8 PSI. Tingnan nyo yung karga niya, buha yung reading ng gauge, bumaba dahil lumalamig na sa loob. Tapos ito mainit-init na ito kasi ito yung pinaka last nating hahawakan. Pag sobrang init kasi yan, hindi mo mahawakan yan, hindi din pwede dahil mag-overcharge po yan at saka hindi rin lalamig masyado yung sa loob. So kailangan tamang-tama lang pag hawak mo nito, hindi siya masyadong mainit, hindi naman siya malamig, tamang-tama lang po. Dahil na-repair na din po ang unit, hindi na tayo magbe-base dito sa reading na ito. Yan. Hindi na tayo magbe-base dyan. Titingnan nyo na lang, hawakan nyo nung dito, condenser, yung body niya, pati yung dito, yung filter dryer. Yung karga niya tama lang, yung gauge niya. So, pwede na natin itong tatanggalin, pwede na natin tanggalin ito mamaya. Titingnan natin sa loob. After isang oras mahigit po ito mga master, pinaandar natin. Yan o, bumaba. Yung tubig tingnan nyo. Chiller lang po kasi ito mga master, yan o. Na-repair na din kasi ito. Yan, tingnan nyo, may mga marking na. Yan o, lumalamig na ho. Nagmumuis na, pati yung pinto. Yan o. Hindi kasi pwedeng mag-yelo yan ng bonggang-bongga. Aabot yan ng negative yung reading ng itong thermostat natin. Dahil mababasag yung ilalagay na substance yan. So, ano lang po kasi ito, yung chiller, pang palamig. Normal lang po talaga yan na mag-yelo yan, pero hindi naman siya makabuo ng hindi siya makabuo ng yelo, makapalamig lang yan ng tubig. Yung mga soft drinks, umaandar yung compressor. So yan, so ayos na mga master. So pag magkarga kasi tayo, lalo na pag ganito, na-repair na, hindi natin alam kung ilan yung bilang ng evaporator na ginawa niya. Sandali, habayagtarin ko. Kasi baka hindi na nasunod yung kung gaano kataas yung evaporator na ni-recoil niya doon sa loob. Yung nag-repair nito. Ito na po yun ang resulta mga master. Na-reprocess natin ulit. Ginawaan na lang natin siya ng access valve. Kagaya nung ginawa ng unang nag-repair nito, pininch off niya. Ang tendency kasi, okay yung pinch off. Pero di ba kahit naka-pinch off na po yung unit. After how many years o ilang taon, kusang nawawala din yung lamig niya. Yung freon niya, mayroon pa siyang kunti pero hindi na talaga lumalamig. Kahit tinahawakan ko yung tubo kanina, yung tube sa kanina sa condenser, kahit kunting init, wala. Pero nung pinutol natin kanina yung access valve, mayroon pa po pala siyang lamang freon o refrigerant. Pero need lang po na i-reprocess. Yung ni-reprocess ko, hindi ko na po pinalitan ng filter dryer. Hindi ko na pinaplasing yung buong system. Ganun lang ginawa ko. Chinik ko lang po itong compressor. Pinutol ko dito kanina. Pinigilan ko yung pressure niya.
hindi ko mapipigilan. So meaning, ibig sabihin nun, okay pa po yung compressor. Ganun lang po, kahit yung short check na lang natin, kahit hindi tayo gagamit ng gauge, pipigilan. Actually, mayroon din akong ginawang video kung paano mag-check ng loose compression na compressor. So mamaya, idadrop ko na lang din sa link, sa description long link ng paano mag-check ng compressor kung defective ba o hindi. Pati yung ibang mga ginagawa kong mga rep, freezer, pati ito chiller. Yung iba pa mga ginawa ko na kusang nawawala yung lamig, idadrop ko na lang din sa description para makita nyo kung paano ko ginawa. Na hindi na rin ako nagpalit nito, filter dryer. Ang technique ko lang po talaga, isi-share ko sa inyo mga master. Ibabaktiyam nyo lang talaga ng isang oras, mas maganda. Every 30 minutes, gaya ng ginamit ko, DIY na vacuum lang. So, kailangan makapahinga din ang ating DIY na vacuum pump. Dahil, yun nga, hindi pwedeng pang matagalan. 30 minutes, pinarest ko muna. Tapos 30 minutes ulit, pinaandar ko. Hanggang umabot ng isang oras yung pagbabacuum ko. So, ito na mga master. After 1 hour mahigit yung pinaandar natin. Yan yung karga niya. So tatanggalin na lang muna natin ito, ha. Okay na po yung ginawa natin mga master. So yan o, yung gauge ko. Hindi na siya nasagad sa 0. Yung reading niya kanina sa 9. So nasa 8 lang po yun mga master. Dahil nga o. Pero wala namang problema dyan. Basta ma-determine mo lang o ma-estimate mo o ma-chansa mo talaga. Siyempre sa araw-araw kung pa namang ginagawa. Kung sa experience mo din, alam mo na yan kung paano, di ba? So, ganun lang mga master. Lalagyan ko na lang ng teflon ito. Tatakpan ko na lang. So, yun. May natulungan na naman tayong araw, ngayong araw na ito. Isa itong chiller sa yung malaking tindahan. So, ibabalik na namin ito mamaya. So, yung mga nag-subscribe, maraming salamat. So, yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Mag-like, comment, share, at saka hit notification para updated kayo pag may bago kong video. So, yes. So, yan. Tamang-tama lang po. Yung tawag nito, yung lukewarm filter. Yung tamang-tama lang po yung init. Huwag pong sobra. So, yan. Tingnan nyo. So, i-deliver na namin ito mamaya mga master. Ibabalik na namin. So, yan o. Tingnan nyo yung ginawa ko. Kanina, nung pinaandar ko kanina, wala talaga. Sobrang lamig ng condenser. Yung tube dito. Yung hinawakan ko kanina dito. Alam nyo kasi mga master, malalaman nyo yan. Pag mag-check kayo, mag-home service, bago nyo dalhin sa shop. Diba, kung papaandarin nyo yung unit, kahit naman mga 10 seconds, 20 seconds o hindi na nga makaabot ng isang minuto, paghahawakan mo yan dito mga master, itong condenser na ito, iinit talaga yan. Yan o. Pero kanina wala, hindi, walang init. So ito. Ito na yun o. So ayos mga master. Good morning mga master. Hindi namin nahatid kahapon yung itong chiller dahil sobrang ulan. So mabasa kami ni Dots dahil walang tinatanggalan namin ito ng payong itong bukakang namin o yung top down. Ngayon lang namin ito ihatid. Duga lang basta. Aswat bas, may gunitay bas. Walang ka bas. Kamilan doon aswat. Kamilan doon aswat. Pare. Na. Gusto trapin ako. Gusto
improve na. Ayun na po kanika. Yan, after 5 minutes mga master, pwede nang isaksak. Pinaparehas muna namin. Yes. Mga master. So next time ulit.